Magandang araw ho pala sa inyo uli. Ito nga pala ako ngayon. Andito mag-i-inspect ako ng full body harness. So ito ay usually kailangan din ng visual inspection to. Ngayon, pupunta ko lang yung monthly inspection namin sa safety harness. Pero as a safety, usually laging tinitingnan to dahil ito yung pinaka-importante lalo na sa mga nagtatrabaho sa itaas. E ngayon, i-share ko pala sa inyo kung ano yung mga parts nito. Sa mga gustong mag-safety dyan, sa mga ka-safety ko, i-share ko lang sa inyo yung mga kunting kaalaman ko. Ayan. Ito pala yung tinatawag nating snap hook. Ito yung kumbaga ito yung pinaka secure anchoring point niya. Ayan. Snap hook. Ito ay part ng lanyard. So ito yung shock absorber niya. Alam nyo itong shock absorber na to ng lanyard, shock absorber ng full body harness. Ito ay magpiprevento ng fracture sa body ng tao kung sakaling malaglag siya sa taas-taasan. So mapiprevent yung impact. Ngayon magre-release to. So pag nag-release to, magpo-pull down to ng hanggang 5 meters. Kaya kailangan yung full body harness, typical talaga to ginagamit dapat sa above 5 meters. Pero sa safety kasi kailangan natin yung good practice. So as per book ng safety, 1.8 above kailangan ng mag-wear nito para nga good practice. Ay ika nga ngayon, ito pala yung weave lanyard niya. Ito weave lanyard niya, ito papunta dito sa snap hook. Tapos ngayon ito yung connector niya. Ito yung connector niya doon sa D-ring. Ito D-ring ito ng full body harness, kasi ito yung full body harness eh, nagkahiwalay yan. Ngayon kinokonek dito ng connector ng lanyard. Ito pala 3D din ito, so kailangan nakalock to. And so ngayon itong full body harness, ito yung mga part naman niya. Ayan, ito yung tinatawag nating shoulder strap. Ito, itong dalawa na to, shoulder strap. Tapos ito naman, ito ngayon yung connector. Itong connector na to, para ito sa chest strap. Ayan, hanapin natin yung sa kabilang side para makukunik siya. Ayan. Ito ngayon, ito yung chest strap niya. Tapos ito naman sa ibaba, ayan, itong dalawa na to, ito pala yung, ito ngayon yung ano, leg strap niya. Ayan, dalawa na yan. Ayan, ito mayroon ding connector to. Ayan, ito i-attach yan dito. Ayan, ito yung sa leg strap attachment niya. Ayan, ito yung magpukunik both side pati dito. So ngayon ang pinaka importante talaga dito ng full body harness, mga ka-safety, sa mga gusto mag-safety, ito dapat gagamit ka nito kung mayroon kang training para alam mo kung anong purpose o paano gamitin. Tapos mayroon pa itong mga part. Ayan, ito yung mga sa harap nito, mayroon itong attachment. Ayan, ito ang camera, sorry. Itong mga attachment na to. Ayan, ito dalawa to both side. Ayan, kung maliit ka, so maluwag sa iyo to, kailangan i-adjust mo to, paikpit dito lang, hilahin lang yan, parang sinturon lang din. Ito both side. So kung malaki ka at mataba, kailangan luluwagan mo rin to. Ayan, ayan yung mga connector nya. So ngayon ito,
Ito talagang pinaka-importante. Ito yung pinaka attachment niya sa lanyard. Ito yung full body harness na part. Ito naman yung sa lanyard. Ayan. Kaya dito siya mag-attach sa D-ring. Ayan. Ito yung pinaka-importante. Kaya pag nag-inspect ka nito, kailangan silipin mo talagang maayos to. Lalo na tong web na to. Ito. Itong web na to, kailangan to silipin sa ilalim. Luluwagan mo to. Kasi hindi mo alam, mayroon na palang lamat dun sa ilalim. Tapos gagamitin. Eh, useless pag nalaglag. Putol din. Hindi lang yan. Tapos itong D-ring na to, tingnan mong maigi. Ayan. Itong mga strap na to. Ayan. Kaya kailangan pag nag ano ka nito, nag-inspect ka, kailangan nag-visual inspection ka, ayusin mo talaga, titigan mo lang maayos kung saan yung may mga bakat na sira. Saka ito, ayan, itong ilalim na to, kailangan silipin mo to, lalo na itong tatama dito sa connector na ito. Ayan, ayan, dito, kailangan yan. Ayan, both side, ito rin good side, kailangan tingnan mo to kung may lamat. Tapos ito din, tingnan mo to kung may lamat. Ayan. Tapos ito, kabuuan na to, kailangan side by side. Ayan, simula dito, ayan, doon, kailangan side by side, tingnan mo to kung may lamat. Tapos hanggang dito na naman sa snap hook nya. Ayan, ito boots na outside at saka inside, kailangan tingnan mo yan. Tingnan mo nang maayos ito, tingnan mo maayos kung may lamat o wala bago mo siya ipapagamit. Tapos one thing na pinaka important ito, kailangan gumagana tong snap hook na to. Yan, magre-release siya ng maayos. Pag hindi siya na-release, huwag mo siyang okayhan, huwag mo ipagamit, re-reject mo yung instruction mo. So ngayon, ito pala, hindi ito ginagamit pamalo kung ano-ano. Lalo na kung may nakita kang pako, papalo. Ayan, bawal. Dito pwedeng gamitin. At saka itong mga whip na to, itong mga part ng full body harness saka sa lanyard, itong mga whip na to, kailangan walang sulat na o kaya pintura na nilalagay. Palatandaan. Kasi bawal o yun. Dahil yun o yung chemical noon ang mag-create ng magiging marupok to. So tandaan nyo lang ha, kailangan walang sulat o kahit na anong pintura na ilalagay kasi rurupok tong full body harness. E ngayon, ang monthly color code nga pala namin ngayon sa week na itong September na to ay red. So ibig sabihin, hindi pa to na-inspect, kaya ito magiging red to. Tatanggalin ko na ngayon to. Tayo talagang safety o kaya pag sa scaffolding team, yung mga supervisor ng scaffolder ang mag-inspect nito. Pero usually, dito sa amin kaming mga safety. Kasi nga, tayo yung magde-decide kung gagamitin o hindi. Dahil delikado ka, delikado kasi ito. Yan, pag nag-inspect ka, kailangan i-register mo lang yung ID number ng full body harness. Ito yung pinaka ID number ng full body harness. Ito nakatago nasa loob ng web. Ayan. Sa nakikita, ayan. 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 Ayan yung pinaka ID number niya, yung letter A 192809 tapos 6690. Ito yung ID number niya ng lanyard. Suppose dito naman sa full body harness yan, ito yung ID number niya. Ayan, ganun din yan, A192809. Pero sa 4 digit magkakaiba sila. Ayan, 6681 sa full body harness. Tapos dito, ito ay 6691. So tandaan nyo lang yan pag nag-register kayo ng full body harness. So ngayon, yan lang may titip ko muna sa inyo about full body harness. Kaya tandaan nyo lang, ang pinaka importante talaga nito yung visual inspection. Kailangan magaling ka, marunong ka inside, outside, both
lahat ng mga connector kailangan tingnan mo, at saka buong whip niya, dahil hindi ito pwedeng gamitin mayroong damage, kasi ito yung pinakadelikado, lalo na kung magtatrabaho above 10 meters na o kaya kahit 5 meters, so delikado na yun. Kaya kailangan marunong ka talaga nito sa full body harness paano mag-inspeksyon. E ngayon, ito lang muna may isi-share ko sa inyo. Uli, magpapasalamat ako doon sa mga nagsasubscribe tsaka nanonood doon sa Amuri Family Vlog. Maraming salamat po sa inyo, sa mga suporta nyo, sa mga kaibigan ko, sa mga kasipte ko, at saka sa mga gusto pang magsipte. Maraming salamat sa inyo lahat, at saka sa family ko. I love you all. Dito lang muna ako. Maraming salamat. Thank you, and God bless. And then, tuloy-tuloy lang ho. Ingat, ingat tayo sa COVID-19. Yun lang ho. As a safety, may papayo ko lang sa inyo. Kasi ito yung ginagawa ko lagi araw-araw dito sa site bago kami magtrabaho. Ayan lang. Pagsuot ng mask lagi, maghugas ng kamay, social distancing. Yun lang ho. Ang pinaka-importante. Maraming salamat ho. Thank you. Thank you.